Filmar, ganito pala kayaman na hindi inaakala ng marami. Masasabing di na dapat mangamba ang yumaong iconic actress na si Jacqueline Jose, dahil iniwan niya ang kanyang anak na si Andy Eigenman sa isang lalaki na may mabuting puso, ngunit ang mas tiyak ay sigurado na rin ang magandang future ni Andy, pati na rin ang kanyang mga apo, dahil lingid sa kaalaman ng mga madla, sobrang yaman din pala ng napangasawa ni Andy na si Filmar Alipayo. Si Filmar Alipayo na mas kilala sa kanyang nickname na Chepox ay ipinanganak noong August 17, 1992, panganay siya sa kanilang tatlong magkakapatid. Hindi man nakilala sa mundo ng showbiz na mamayagpag naman ang pangalan ni Filmar sa mundo ng surfing bilang isa sa pinakamagaling at professional surfer sa bansa, hanggang sa sumikat at nakilala nga ng publiko si Filmar nang maging sila ni Andy at nang iwan nito ang karera sa pag-aartista para manirahan sa Siargao. Sa simula ay hindi nga naging madali ang pagsasama ni na Filmar at Andy, matapos makatanggap ng diskriminasyon si Filmar mula sa mga netizens dahil isang hamak lamang umano siyang probinsyano o taga-isla. Maituturing nga na hindi pangkaraniwan ang istorya ng pagmamahalan ni na Andy at Filmar, ito ay dahil sa magkaibang estado ng mundo na ginagalawan nila noon. Si Andy ay dating artista at nagmula sa angkan ng mahuhusay at big-time artist sa showbiz industry. Lumaki si Andy sa marangyang buhay dahil na rin sa parehong sikat at matagumpay na artista ang kanyang mga parents, na sina Jacqueline Jose at Mark Hill, habang si Filmar ay hamak na nagmula lamang sa isang simpleng pamilya sa Siargao. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, nag-cruise ang kanilang landas na tila nakaukit na sa kanilang tadhana dahil sa surfing. Nakilala kasi ng dating actress si Filmar nang minsan siyang nagbakasyon sa Siargao. Nanunood umano noon si Andy sa isang surfing competition kung saan nanalo si Filmar. Ayon kay Andy, fan siya ng surfing kaya naman hindi niya pinalagpas ang opportunity na magpa-picture kay Filmar, at masasabing the rest is history na nga. Samantala, lihis sa kaalaman ng mga madla, sobrang yaman pala ni Filmar. Nakuha ni Filmar ang kanyang yaman dahil sa pagsisurf. Sa edad na 10 pa lamang si Filmar ay natuto na itong magsurf at mula nang mamaster ang kumpas ng alon, sumasali na siya sa mga paligsahan o surfing competition, kung saan nagwawagi siya ng bigating cash prizes. Isa lamang sa pinakamalaking na panalunan ni Filmar ay ang Philippine Surfing Championship Tour sa 19th Siargao National Surfing Cup noong 2017. Maliban dito, kumikita rin si Filmar mula sa pagtuturo ng surfing sa mga turista na dumadayo sa Siargao. Sa kanyang libreng oras, pumupunta si Filmar sa Harana Surf Resort na pag-aari ng asawa ni Tony Gonzaga na si Direk Paul Soriano. Maliban sa pagsisurf, kumikita din si Filmar mula sa pagkukustomize ng surfing boards. Isama pa ang kinikita ni Filmar mula sa mga ilang brand endorsement, gaya ng pagiging endorser niya ng Vans Philippines at pagiging social media influencer. Isa ring negosyante si Filmar kung saan business partner silang mag-asawa na si Andy sa isang lodging house sa Baler, Aurora. Bukod sa lodging house sa Baler, sina Filmar at Andy rin ang nagmamay-ari ng Conaway Snack Bar at Barbosa na isang bar sa Siargao. Lalo pang dumagdag sa yaman ni na Andy at Filmar ang kanilang YouTube channel na Happy Islanders, na kasalukuyang umabot na sa 2.67 million ang subscribers, kaya naman malayo sa pagkakakilala ng marami. Hindi lang isang hamak na taga-isla si Filmar, kundi isang mabuti, masipag, at mayaman na lalaki na deserving sa pagmamahal ng dating actress.